kasi ito. Huwag kang mag-alala, wala akong nilagay na kung ano-ano. Tungtuwa ka naman sa sarili mo. Aba, oo naman, Shaira. Siyempre, di mo akalain na may isahan kita ngayon, no? Ako! Ako dapat gumagawa niyan. Hindi na ako natatakot sa'yo. Sige, suntokin mo. Para kapag pinadala ko kay Christine picture ko, marirealize niya na hanggang ngayon, nasa dugo mo pa rin ang pagiging violente. May ginawa sa akin ang babaan yan! Namimili na ako ng design of cake tatin! Biglang lumapit niyang dalawang yan kung ano-ano pinipintang sa akin! Jordan, please, hayaan mo na akong mag-explain sa'yo. Enough! Hindi tama ako... na! Tama na! Hindi, totoo! Ayoko na marinig yung excuses mo eh! Pinapalala mo na lahat! May mga pagdududa talaga ako, anak, kung no. Dapat ko ba ituloy itong kasal namin ni Mami Shaira mo. Hindi kasi ako sure sa feelings ko eh. Ramdaman ko naman to before eh. Hoping ako na baka bumalik siya at manumbalik. Parang may masama ka namang pinaplano ah. Huwag mo sabihin gagawin mong Jeff Parto si Christie. Don't be silly. I can't do that. Dahil ngayon, protektado na siya ni Leon. So kung hindi yun, eh anong plano mo? I'll find another creative way para gantihan yung babae. And I will make her life a living hell. Ganda. Oh my God, Cos! Sobrang ganda mo! Hindi po ba nakikita yung sarili mo? It's beautiful, Miss Diane. Thank you. Bagay na bagay sa'yo. Para kang prinsesang ikakasal. Alam mo, binobola mo lang ako noon, Nete. Ayaw ka ba? Diba, sabi ng totoo, pinsan mo, ma'am. Pwedeng-pwede ka nga sa bridal magazines, eh. See, I told you. Isa pa, nai-imagine ko na. Kapag nag-post ka na ng pictures, tapos nakita ni Shaira yung kasal ninyo, ay! Uusok talaga yung tenyo yun, mai-insecure yun kasi mas maganda kang bride kesa sa kanya. Tama na yung Shaira to, kayo kanya. Totoo naman. Ibali na. Diane, sorry, pasensya talaga. Pero thank you. Kasi kahit pumadalian, nagawa niyo pa rin yung dream wedding gown ko. Nabuhula yun, Ma'am Christy. Grateful nga po ako kung pinili niyo gumawa ng wedding gown niyo eh. Para po sa renewal ng vows niyo ni Mr. Jordan. Bilib na talaga ako sa'yo, Shai. Yung stalking skills mo kakaiba eh. Parang mo nalaman na nandito si Christy. Naalala mo yung venue manager doon sa Le Grande, yung binayaran natin para ma-bump off yung kasal ni Christy. Mm. Bakit po, ma'am? May nasabi po ba ako mali? Miss Diane, hindi po kasi si Jordan yung mapapangasawa ng pinsan ko. Annulled na po yung marriage nila. Kay Leon siya ikakasal. Ako, sorry po. Hindi ko alam. Okay lang yun, Miss Diane. Huwag niyo na pong itindihin. Ayun, siya yung nagsabi sa akin na nandito daw si Christy, galing daw kasi sila doon. Kanina tapos, dito daw sila magpapasipat ng gown. Well, I guess this is our lucky day. Walang pro-protect at saka magtatanggol sa kanya. We can do whatever we want with her. Eh, ano bang game plan natin? Okay. So, ganito yung gagawin natin. I think the shoes will look great on your gown. Both are nice options. Other one for reception, other one for ceremony. Ah, sige, pwede. But we can try both. Silver muna, silver muna. I'll have silver. Sige, thank you. Hello! Welcome to Wedding Paradise! Hi! Bakit ganun yung amoy ng shop ninyo? Amoy bilasang bangus. Shaira, anong ginagawa mo dito? Uy, si bangus! Ay, sorry. Christy. Uy, fancy seeing you here, ha? Huh? In fairness talaga sa'yo, Shaira. Ang dami mong oras. Hanggang dito ba naman? Sinundan mo talaga ako? Ba't di ka lang mag-concentrate sa pag-aasikaso ng kasal mo? Hindi yung binubwisit mo yung araw ko? Ang dami mo namang sinasabi, Christy. Hindi ba pwedeng hi, hello muna? Ganon? Ano ba kasi talagang pinunta mo dito? Ha? Di ba may wedding gown ka na? Andun pa nga ako sa final fitting niyo eh. Inaway mo pa nga anak ko, di ba? Oh, sige.
dahil interesado kang malaman. Hindi kasi ako masyadong satisfied dun sa wedding gown ko, kaya naghahanap ako ng second option. Okay lang ba sa'yo yun? Sensya ka na, ha? Eh, kung alam ko lang din naman pala na mga padoy at saka walang taste sa fashion yung mga bumibili dito, eh di sana hindi na kami pumunta ni Leslie. Alam mo, huwag mo nang patulan. Kulang lang sa aruga yung babae na yun ng baby siya, kaya siguro ganyan kagaspang yung ugali. Deadmahin mo na lang, pwede? Uy, Char! Ang bongga naman ng wedding dress mo, Christy, no? Pwedeng pangkasal at saka pang-mop ng floor. Dual purpose. Wait lang, wait lang! Diyan ka lang! Pipicture lang kita para may pang-wallpaper ako. Alam mo, tatawanan ko ito pag bored ako. Tumigil ka nga! Alam kong sinasadya mong tapakan yung wedding gown ko para mapatid ako eh. Excuse me, I didn't do anything. Hindi ko kasalanan kung lampa ka. Uy! Shai! Excuse me! Lampa? Minahan kayo! Baliw ka na ba? Ha? Sinasadya mo, no? Nasadya. Wow, Shaira, sinasadya. Wala akong paki sa'yo. Sinasadya ko, ano, sasabihin mo yun kay Jordan? Babaliktarin mo yun? Tapos ano, papalabisin mo na ako nagsisimula ng gulo para ikaw yung mukhang agrabyado. Style mo, bulok, Shaira. Ikaw, Leslie, dalil mo nga sa simbahan yung best friend mo. Pabless mo kay Father kasi mukhang sinasapian ka naman siya ng demonyo. Pwede ba, Nonit? Kasalanan ni Christy kung hindi niya tinulak yung manikin at tinamaan si Shaira, edi sana siya magagalit. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo. Hindi ang problema talaga dito si Christy. Ang hiling mo kasi magmalinis, eh, no? Akala mo kung sino kang santa. Pero ang totoo, nasa loob din ang kulo mo. Oo, Shaira, aminado ako. Minsan impacta ako at minsan lalabas yun kapag hinahamon ako ng mga tao na wala sa bokabularo nila ang kabutihang asal. Kaya uulitin ko yung payo ko sa'yo noon. Gawin mo namang hobby ang maging mabait. Ha? Kasi kung hindi, di tatagal si Jordan sa'yo. Ah, baka hindi ko mabaguhin yung ugali mo. Wala talagang lalaking tatagal sa'yo. Wala na rin buhok na tatagal sa'yo dahil kakalbuhin na kita! Lagdan, paubos na yung 200,000 binayad sa atin. Ginamit kong pambili ng parel at mga gamit na kakailanganin mo sa paghiganti dyan kay Leon. Kailangan ko rin ng tauhan. May maririkot ka ba? Sige. Maghahanap ako, pero kailangan natin ng pambayad sa kanila. Bakit hindi mo tawagan ulit yung nagpadukot dyan kay Jeff? Pwede natin hututan ng pera pa yun. Kung kailangan nyo ng pera, matutulungan ko kayo. Iipon ako sa bangko. Dodoblehin ko magkano man yung binibigay sa inyo na nagpadukot sa akin. Dodoblehin? Sigurado ka? Doble. Palit ng kalayaan ko. Pumayag kami sa gusto mo. Pinakawalan ka namin. Wala na kami magagatasan. Kaya mas okay yung makipag-deal dun sa may taong may galit sa'yo. Kasi hanggat bihag ka namin, magagamit ka namin para ututan siya. Hanggat kailan namin gusto. Christy! Stop! Oh my God!
day? Oo, oh, gusto mo ako all day? All day? Hindi ka ako sira. Sige, all day kita lalampasuhin para all night masakit ang katawan mo! Ito dito sa labas! Sabi ko sa'yo, huwag kang makiinam, di ba? Ah, gusto mo ng gulo ako? Oh, ah! Ay, bastos ka! Ah! Alika dito, alika dito. Ikaw, manang-mana ka sa best friend mo. Ariko! Pareho kayong demonyita! Ariko! Sabi ka, Shaira! Tumigil ka na! Ah, wala akong ginagawa sa'yo! Walang mukha mo! Merong hindi dapat magsuot ng puti sa kasal. Ikaw yun, kasi sobrang itim ng pag-ungali mo! Ay, sige. Sige, ikaw na mabait. Ikaw na ang pure. Totally naman yung gusto mo, di ba? Gusto mo lahat ng tao tingin sa'yo, napakalinis mo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Ha? Ha? Maging malinis ka pa? Ito! Ayan! Maging kaya! Ano ba? Ano ba? Hindi ba magmalinis? Ha? Ikaw, ikaw yun! Pareho kayang pinsan mo, parang kayong dugyot sa kahagay! Ha? Kapag mukha mo, ano? Ha? Dugyot ako? Ano ba? Huwag kang makialam! Please help me! Dito ka! Ako nang gigigil! Guard! Buisit ka! Pahamak ka! Huwag nga ba ako? Huwag kang makialam! Huwag kang makialam! Huwag kang makialam! Huwag kang makialam! Ano? Huwag kang makialam! Tawad mo ako! Niya pa eh, di ba? Nakakaloka siya. Buti nga kayo! Ano bang pinagawayan niyo at bakit nahuwi pa sa pisikalan? Kasalanan nun ng babaeng yan. Namimili lang po kami ng best friend ko ng gown doon tapos may ginawa siya para tumumba sa akin yung manikin. Nung kinonfront ko siya, bigla niya akong sinabunutan. Wow, Shaira! Narinig mo ba ito, Cass, ha? Ang galing Sumaling. Mo. Oo, ang galing mo eh. Binabaliktad mo eh. Ha? Kanina ikaw yung tumapak sa gown ko. Sinabunutan lang kita para ipagtanggol yung sarili ko. Ikaw kaya yung nauna. Talaga? Nasaan problema mo? Oh, sige. Miss Dayan, pahingin nga po ng CCTV footage ninyo. Sige. Footage. Tama na, tama na, tama sige. Na, tama na, tama na! Pareho naman kayo may kasalanan eh. Yun ang importante kung kanino nagsimula. At itong mga kaibigan nyo, nakisali pa. Alam niyo bang lahat kayo pwede kayong makasuhan ng damage to property at public disturbance? Teka, sandali lang po. Baka pwede namang pag-usapan na lang natin ito. Huwag na umabot sa demandahan. Nakausap ko na si Ms. Dayan. Willing naman siyang makipag-areglo. At hindi siya magsasampa ng kaso o anumang reklamo kung babayaran niyo yung gown. Ito'y pa bang mga na-damage sa shop. Ms. Dayan, asensya na po talaga sa nangyari kanina. Babayaran ko po itong nasira kong gaon. Saka kung ano pa pong kailangan bayaran. Sige po, ako din. Magbabayad din po ako. Pero half lang, ha? Ano naman ang kasalanan kasi... Can we just forget about this? Mabuti kung ganun. Kaya na bahalang mag-usap ni Ms. Dayan kung paano isa-settle ang bayaran. Sa ngayon, kailangan natin gumawa ng kasunduan at kailangan niyong pirmahan yun para naman may protection si Ms. Dayan. Iwan ko muna kayo, ha? Usapan niya yan. Salamat, Chair. Thank you po. Ms. Dayan, kaya pa po bang gawa ng paraan yung nasira kong gown? Kung hindi na po talaga, baka po kayang isang bagong gown bago po yung araw ng kasal ko? Sorry. But after what happened earlier, hindi na ako willing tanggapin kayo bilang kliyente ko. Maghanap na kayo na ibang designer na mag-accommodate sa inyo. It's fine. We'll find another one. Christy, paano pa yan? After square one ka na naman sa pagpapagawa ng wedding gown mo.
Alam mo, kung ako sa'yo, bumili ka na lang sa ukay-ukay. Kasi, may something in common kayo ng mga paninda doon. Pareho kayong cheap at saka ginamit na ng ibang tao. Alam ka na, Leslie. Karma na natin pinakapin ng mukha. Bye! Huwag na, patungan. Makasuwang ka na naman eh. Sumasobra na talaga yung babaeng yan. Dapat talaga, pinablatter na natin yan noong pa eh. O kaya nag-file na tayo ng temporary restraining order para hindi ka na niya magulo, malapitan next time. Ay nako, agree ako kay tita dyan. Kas, ang hirap na eh. Paano pag sa susunod lumabas ka ng mag-isa, makita mo yung dalawa na yun? Baka pagtulungan ka pa ng bruhang Shaira na yun, pati yung Leslie na yun. Alam mo, kahit mag-tag team pa yung dalawang yun, hindi ako natatakot sa kanila. Ano bang pake ko? Nakakalimutan ba nila na kayang-kaya sila ng training ko sa Kalasag, lalo na yung si Shaira? Di ako takot, no? Pero hanggat hindi natuturuan ng leksyon ng babaeng yan, hindi yan titigil ng pangharas sa'yo, Christina. Ah, please, wag na po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko namang ipaglaban at protektahan yung sarili ko. Para lang hindi na lumaki yung gulo ngayon, pinalampos ko na lang yung pang-urot niya. Pero, eto lang talaga, huwag siyang magkakamali na idamay si Tori. Kahit sino pa sa inyong minamahal ko, magkamali lang siya, nakantihin isa sa inyo. Ano na ko, nakakakunak talaga. Hindi na ako matatakot na patikim sa kanya yung pagiging kalasag ko. Wala nang atrasan to. Han. Saan nagpunta? Ba't ngayon ka lang nakaway? Ah, nag-shopping kami dalawa ni Leslie. Pasensya ka na. Nag-enjoy kasi kami kaka-pamili. Hindi ko na namalayan yung oras. Shay, pwede mo. Huwag ka naman kasinungaling sa akin, ha? Alam ko naman kung saan ka nanggaling, eh. Ito. May nag-upload ng video nag-aaway kayo ni Christy. Viral yan. Ba't ka nagpunta dun? Hindi ba may wedding gown ka na? At galing sa ibang wedding shop yun sa'yo. Ibang atelier yan, eh. Now, be honest. Nagpunta ka ba dyan para makipag-away? Nagpunta ka ba dyan para makipag-away? Fine. I admit it. Pumunta ako doon para makita si Christy. Pero hindi para awayin siya, Jordan. Gusto ko na nga makipagbati sa kanya para matapos na yung gulo sa pagitan naming dalawa. Gusto ko rin siya pakiusapan na baka pwedeng pasamahin niya na si Tori at maging flower girl sa kasal natin kasi alam kong importante sa'yo yun, di ba? Eh kung yan yung rason mo, ba't kayo nag-aaway? Kasi ayaw niya pumayag sa gusto ko. Ayaw niya makipagbati sa akin. Ayaw niya pasamahin si Tori sa kasal natin. Pinahiya niya ako doon, Jordan. Sinugod niya ako, tapos sinabunutan ako ng babaeng yan. I tried to reason with her. I swear, ayoko na talaga makipag-away sa kanya, pero wala eh. Ayaw niyang pumayag eh. Shay, please, nakikiusap ako sa'yo na ikaw na lang mismo ang umiwas sa kanya. Paano natin makukumpinsin yung tao na payagan niyo anak ko pumunta sa wedding natin kung lagi kayo magbabanggaan? Kung kinakailangan, magsusorry ako sa kanya. Kakausapin ko. Hindi, bakit ka magsusorry sa babaeng yun? Ako na nga inargabyado niya. Shay, please. I-set aside niyo muna yung differences ninyong dalawa. Tayo, may kailangan kay Christy. Tayo ang mag-raise ng white flag. Ito lang yung naisip kong paraan. Please, intindihin mo ko. Akala ko, nakascore na ako ng victory dahil sa ginawa ko kay Christy. Tapos ano, nag-backfire din agad sa akin. Sa dami-dami ng ginawa ko, para mapagkala yung silang dalawa ni Jordan sa huli, ako pa yung magiging reason kaya magkikita silang dalawa. Eh di pagbawalan mo yung jowa mo. Huwag mong hayaan na ituloy yung plano niyo. Hindi ko nga pwedeng gawin yun, eh di ako ilalabas na masama, di ba? Kapag pre-event ko si Jordan para kumbinsin yung pesting babae niyo na huwag pasamahin si Tori doon sa kasal namin o sino lalabas na mas ba, di ba ako?
Hindi kung gusto mo, samahan mo si Jordan para ma-insure mo na wala silang gagawing milagro. Sinabi ko na sa kanya yan. Sabi niya sa akin, wag na daw kasi nga mag-aaway lang kami. Kasi talaga yung babae niya, Lewis. Peste siya. Peste siya. Alam mo, ang swapang niya sa anak. Kung hindi niya pinagdadamot niya yung story, sana wala nang reason para magkita silang dalawa ni Jordan. Sino si A? Leslie yung pangalan mo, di ba? Di Marites. Mind your own business. Kontakin mo ulit. Huwag mong titigilan hanggat hindi sumasagot. Kanina ko pa nga tinatawagan eh. Kanina pa rin ako binabagsakan ng telepono. Halatang iniiwasan tayo. Ba kayo umasa pa? Iniiwan na kayo sa era ng taong nagpakidnap sa akin. Sino man siya, hindi nyo na siya mapapakinabangan pa. Kumahimik ka dyan! Wala ka palang binatpat alakdan eh. Kala mo kasi lahat ng tao madadaan mo sa sindak. Eh wala palang dating yung angas mo dun sa inuhututan nyo. Sabi mo, ha? Ha? Ano yan, alatlat? Ano na ang plano natin? Hindi ako papayag na baliwalain tayo ng contact natin. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niya sundin yung iutos ko. Dahil kung hindi, sisirain ko yung buhay niya, guguluin ko yung mundo niya. Pagsisisiyan niya na kinalaban niya. Anong kailangan mo dito? Maganda nga po, no. Pasensya na sa istorbo, pero pwede ko ba makausap yung anak niyo? Dadalawin ko na rin si Tori. Wala sila dito. Nakikiusap po ako. Kahit saglit lang. Importante lang talaga sadya ako sa anak ninyo. Jordan, hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, wala dito ang anak ko at ang apo ko. At kahit nandito sila, hindi rin ako papayag na makausap mo at makita sila kahit lumuhod ka pa sa harapan ko. Huwag naman po sana natin paabutin sa ganun. Malinis ho yung intensyon ko sa pagpunta ko dito. Ngayon kung tungkol to sa gulo na nangyari sa amin ni Christine ni Shaira, ako mismo ang humihingi ng tawad. Pero sana bigyan niyo ko ng pagkakataon na makausap si Christy. Makapag-sorry man lang sa kanya. Wala na. Useless niyang pagsusorry mo, Jordan. Useless niyang sinasabi mong paghingi ng tawad mo. Hanggat hindi tinitigilan ni Shaira si Christy, hanggat sinasaktan niya at ginugulo niya ang anak ko, useless yan. Ang dapat mong kausapin, yung mapapangasawa mo. Sabihin mo sa kanya, tigilan na niya ang panghaharas sa anak ko. Then, and only then, pwede kang bumalik dito. Kapag naipangako mo na hindi na niya guguluhin ang anak ko. Pero ma... Ma? Seryoso ka ba? Tinatawag mo akong mama? Please, Jordan, please. Matagal ka nang hindi parte ng pamilya ko.
And if I haven't told you yet, hindi ka na rin welcome sa pamamahay ko. Kaya umalis ka na. Tawag ka ng tawag sa akin. Magpadala ka pa ng 200,000. Anong tingin mo sa akin? Nanganganak ako ng pera? Kapag hindi mo ibinigay yung hinihingi ko, ako mismo maglalaglag sa'yo. Subang malaman ni Jordan na ikaw nagpadukot at nagpapatay kay Jeff. Yes, Nak. Nakita po ako nagtitinda ng ice cream doon. Ako na lang sasama sa kanya para bumili. Uy! Sadri! Ala! Halika, halika. Sa sugat mo. Pitahan mo yan ako! Hindi ko gusto na hinahawa kami anak ko. Yakapin o halikan. Kung may masama dito, ikaw yun. Dahil ang dumi-dumi ng utak mo.